mahigpit na pinag-iingat ng ating embahada sa Lebanon ang ating mga kababayan doon. Ito'y sa gitna ng pinaigting na military operations ng Israeli Army kung saan marami ang naitalang nasawi sa isinagawa nitong airstrikes. Pinaalalahanan ng ating embahada ang mga Pilipino na maging alerto at updated sa mga impormasyon sa paligid. Iwasan na rin umano ang paglabas ng bahay hanggang sa maging stable na ang sitwasyon. Para sa anumang concerns o kinakailangang tulong, maaari po kayong tumawag sa mga numerong ibinigay ng Embahada ng Pilipinas, kabilang na ang hotline 70858086 at Migrant Workers Office hotline na 7911-0729. Ginagawa ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang lahat ng hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mahigit sa 10,000 Pilipinong naninirahan doon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer, wala pa silang naitatalang Pilipinong nasaktan sa Lebanon sa kabila ng mga pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah. Hinikayat naman ng DFA ang mga Pilipino doon na samantalahin ang voluntaryong repatriation program habang may mga available pang commercial flights at nananatili pang stable ang sitwasyon sa Beirut. Mahigit sa 500 Pilipino na ang nakabalik sa Pilipinas at nakahanda na rin sila para sa mass repatriation kung kakailanganin. Para sa mga nais na mag-umuwi ng bansa, makipag-ugnayan lamang sa embahada sa pamamagitan ng social media o kaya sa Overseas Filipino Help Facebook page. We cannot force our kababayan to go home. You know, nag-conduct ng consultation si Ambassador Balatbat with the community leaders in Lebanon, and all of them, almost unanimous, are opposed to any mandatory repatriation by the Philippine government. They're used to the crisis there. However, we are processing more than 1,000 requests for voluntary repatriation. That's 1 out of 10 so far.